gagawa po ako ng burong isda. Ang gagamitin ko po dito ay ang bangus. Bumili kasi ako kanina ng isang bangus. Malaki. At napakalaki naman noon. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Kumuha ako ng isang hiwa. Maliit lang na hiwa. At marami kasi kaming bahaw dyan. Kasi kapag kami ay nagluluto ng aming kanin, hanggang tanghali na yun. Pag nagluto kami sa umaga, hanggang tanghali na yun. So sabi ko, ang dami namang bahaw. Ano kaya kung magbuburo ako ng bangus? Ayan. Tingnan ninyo ang aki, kung paano ko iburo ang bangus. Tapos, matapos natin mahalo ang asin sa bahaw, ito po ang dagat natin. Ilagay natin po ito sa plastic at pisil-pisilin o ano ba yan, siksikin ang kanin bago natin lagyan ng bangus. Same procedure lang po hanggang sa maubos natin ang kanin at ang isda. Yan. Kunti lang po ang ginawa ko kasi first time ko po itong gagawin. Tinalian ko ang end ng ating plastic at nilagay ko sa ziplock. Ayan. Then, ang gagawin ko dito, since this is fermentation na tinatawag, ilagay natin ito sa isang lalagyan at itago natin ito sa loob ng aparador or cabinet. Ayan. After 14 days, ito na siya. Burong-buro na ang ating burong isda. Pangkalahatan ang nakita ko ang ginagamit nilang lalagyan ng kanilang buro ay ang garapon. Pero sa akin, ito ang nakita ko, plastic. So, ayan, ganun pa rin. Buro na rin siya. Lutuin na natin ang ating burong isda. Ayan. Ang ating mga sangkap dyan ay kamatis, bawang, luya, at tsaka sibuyas.
Ito na, igisana natin sa maraming mantika ang ating buro. Yan, marami tayong bawang, maraming luya, maraming sibuyas at maraming kamatis. Paghalu-haluin lang yan bago ilagay ang ating buro. Ayan, masarap yan. Niloto ito ng maigi hanggang sa ito ay tinikman ko. Ang akala ko dito ay mapanghi, hindi pala, kasi kanina bago ko to ilagay dyan sa kawali, napakapanghi. Pagkatapos kong niluto, ayan, wala nang amoy. Kasi alam mo ba kung bakit? Sa dami ba namang bawang at luya dyan, at sarap ito gawing sausawan. Ginawa ko itong sausawan. First time po itong ginawa. Ayan. Pero may pamangkin akong dumating at nagustuhan niya. So, pinadala ko sa kanya. Kasi dito sa amin, bihira o wala nang nakakaalam kung paano ito gamitin. So, I tried. Masarap. Masarap din siya. Masarap siyang sausawan.